5, 4, 3, 2, 1. Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po sa inyong lahat. Nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ito po si Dr. Gary C. Aba, marami daw nakamiss sa akin ah. Halos sa isang linggo, naglalabas naman ako ng dalawang videos, no? Pero nagtataka ako, marami daw nakakamiss sa akin dahil di daw ako nakikita. Kayo talaga, masyado naman kayong demanding. Nagle-lecture na nga, gusto nyo makita pa. O, ayan na nga! Ayan! So, nakita nyo na po ako ha. May nagpunta kasi sa clinic, sabi, Dok, bakit lately hindi ko kayo nakikita? Sabi ko, bakit? Tuloy-tuloy naman po yung paglabas ko. Regular naman yung mga isa o dalawa sa isang linggo. Hindi. Boses nyo lang naririnig namin eh. Makita lang kita eh. Sumasaya ako eh. Aba, may mga ganyan. Pero pag tinignan mo yung edad, 75, 81, 82, 83, hanggang no isang araw, 90 anyos, no? So, nagtataka nga ako eh. Pag kumakanta ako, maraming nagsasabing, "Hoy, huwag ka nang kumanta, pangit ng boses mo. Lecture na agad, wala nang paligoy-ligoy." Meron naman nag-message, "Sige, tingnan nyo po, no, yung mga nakaraang mga video ko, may nag-message, Doc, bakit di ka na kumakanta, na-miss namin. Sana before the program mo, kaya after the program mo, eh, kumanta ka naman." Yung isa naman sabi, "Na-miss ko na yung mga sayo-sayo-sayo-sayo mo, no, na intro." Kayo talaga, no? Anyway, eto na, nagpakita na ako sa inyo, no? Kaya ako nagpakita actually kasi may nagpunta sa clinic nung isang araw at ang pangalan niya, ito po, sinusulat ko po eh. Ang pangalan ay si Mami Lucia Nang, as in Lucy, Mami Lucy. At ang edad niya ay batang-bata, wala na sa bingo, 83 years old na taga Quezon City. At habang nagkukwentuhan kami, sabi niya, "Alam mo ba, Doc, ako'y fans mo at palagi kitang inaabangan sa Gabay sa Kalusugan. At baka pwede naman mag-request ng kanta," sabi niya. Sabi ko, sige ho, pero marami kasing ayaw kumanta ko eh. Ang sabi ni Lola, "Hayaan mo sila, basta ako natutuwang marinig kumanta ka." Eh di tinanong ko, "Ano po bang request niyo?" Aba, ang request niya, "Ang Tangi Kong Pag-ibig." Tangi Kong Pag-ibig. Sabi ko, "Ano? Ano po? Ano po? Yung Tangi Yung Pag-ibig? Tangi?" "Hindi, Tangi." Tapos tinignan ko yung kanyang record. "Aba, widow?" Sabi niya, "Matagal na akong widow." Sabi ko, "Gusto niyo po hanap ko kayo ng partner?" "Ay, hindi. Kasi one and only lang yung asawa ko." So ito po ha, Mami Lucy. "Hindi lang kayo pagbibigyan ko kasi may isa pa na nag-request naman, saan ka man naroroon." Ayan. So, ganito na lang gawin natin. Para naman, since matagal naman tayo hindi na kumakanta, no? Siguro may mga dalawang buwan na yata akong hindi nagbigay ng performance, no? So, ngayon po, pagbibigyan ko po kayo. At gusto nyo, gawin na natin eh. Haraan na to eh. So, sabi niya sa akin, naabutan daw niya yung panahon ng harana sa probinsya. So, ganito gawin natin, ha? May medleyin ko na lang po ang aking special performance ngayon. So, bago natin pag-usapan yung ating topic, no? Na nutritional supplement drinks for seniors. Kailangan ba yan? Bago natin pag-usapan yan, pagbibigyan muna natin yung mga lolo at lola na nag-request nito, no? So, yung mga iba na medyo ayaw na kumakanta ko, magsilayas muna kayo, ha? At bumalik na lang kayo after mga siguro 5 minutes. Okay? So ito po. Unang-una, pakilala ko muna sa inyo yung aking mga barkada. Barkads. The barkads, no? Yan ang aking mga barkada. Well, I'm sure yung iba sa inyo, kilala dyan si Kuya Germs, no? Ito mga pangalan nila, no? Siyempre, yan si Kuya Germs. Wala na si Kuya Germs, eh. Si Mr. Diomedes Maturan. Wala na rin si Diomedes Maturan, eh. At yung Mabuhay Singers. Yan po yung mga member ng Mabuhay Singer, no? Si Miss Sally Bautista, Miss Rita Rivera, si Ray Lucero, Rick Manrique Jr. at yung guitarist, si Tatay Naning Alba.
nakakalungkot at yung iba dyan eh, wala na, no? Pero gusto kong malaman nyo, itong picture na to ay kuha pa po ito nung year 2001, okay? So that's 21 years ago. Isipin nyo, mga kasama ko eh, puros mga kilalang ano yan eh, the mabuhay singer, at ang mga kinakanta niya mga yan ay alam nyo na, yung mga puros pangharana o kundi man na tinatawag. So ngayon, ang gagawin natin, may medleyin ko na lang kayo ng mga alam ko mga kanta nila, no? So, mabilisan lang to. Ready na ba kayo? At pwede nyo po akong sabayan. Okay. Akapela lang, ha? Kasi baka ma-warningan na naman tayo ng YouTube. Sasabihin, eh, uy, copyright yung mga ginagamit mo. So, akapela lang, ha? Mabilisan lang, ha? Ready na ba kayo? Mga Thunders, kung ready, pumalakpak mo na dyan. Pumalakpak! Yan. Okay. Oh, hiyawan pa, ha? Sige. Oh, game, ha? Oh, ready. 1, 2, 3. Unahin natin kay Ma'am Sally Bautista. Nagmamahal ako sa'yo, kahit ako'y iyong iniwan. Masakit man ang nangyari, hindi kita malimutan. Alam kong mayroon kang ibang minamahal, at yan ang katotohanan. Sa wari ko ang sabi niya, pag-ibig ko sa'yo'y langit ang kapantay. Sayang at hindi mo nalaman ang aking pag-ibig ay walang kapantay. Sure ako alam niya, ha? Ito na yung susunod! Saan ka man naroroon sinta, pag-ibig kong wagas ang iyong madarama. Kailan pa man sa iyo'y dililimot, pusong uhaw sa iyong pag-irog. Saan ka man naroroon sinta, pangarap ko'y ikaw, pagkat mahal kita. Asahan mong sa habang panahon, alaala kita saan ka man naroroon. Ang hirap, no? Ito na yung request ni Mami Lucy. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ko lilimutin magpakailan pa man, habang ako ay narito at may buhay. Malasin mo't nagtitiis ng kalungkutan. Ang buhay ko'y unti-unti nang pumapanaw. Wari ko ba sinta, ako'y mamamatay. Kung di ikaw ang kapiling habang buhay. Ito na yung pinakamahirap. O naranyag bulan, un-unoy ko indemnam, dahi tanaslag asilaw mo, malina, di kakadipaidam. Tagalog na lang. O maliwanag na buwan,
nakikiusap ako ang aking minamahal. Sana ay hanapin mo, tadhana may magbiro, araw man ay magdaan. Ang pag-ibig ko sa kanya ay hindi maglalaho hanggang sa kamatayan. Palakpak! Ay, nako. Oh my God. Napagod ako doon, ha? Kita nyo naman, ha? The Total Doctor Entertainer dito sa YouTube. Tuwan-tuwa siguro yung mga senior citizen. Siguro naalala nila nung panahon na nagliligawan pa silang mag-asawa, no? Naku, napakatagal na yon. Ay, naku. Oh, huwag naman kalimutan mag-iHeart GSK naman dyan. Sige na naman. Pakonsuelo nyo na sa akin yan. Wala naman bayad to eh. So, sige na. Okay. So, let's start our lecture. Okay. So, umpisa na po natin. Nag-enjoy ba kayo? Napagod ako doon, ha? Eh, hindi naman ako singer eh. Pero syempre, pagbibigyan naman natin yung mga senior citizen. Ang katuwiran ko, minsan lang nag-request yan. Eh, kung kaya ko, pagbibigyan ko. Eh, yung iba nga dyan eh, terminal na, no? Yung tipong, alam nyo na ibig ko sabihin, bigla na lang magre-request. Tapos pag hindi ko pagbigyan, baka hilain pa ako yan. Di ba? Oy, nagbibiro lang ako, ha? So, nutritional supplement drinks for senior. Actually, hindi lang pang seniors, kundi sa mga adult. Dahil hindi lang naman yung mga senior ang minsan malnourished, no? May mga kilala nga ako dyan na 30 anyos, 20 anyos, no? Na malnourished, walang ganang kumain, o kung anumang dahilan, no? So, alamin natin, kailangan nga ba o hindi? Siguro, mas maganda kung ang aking pagtalakay dito ay sasamahan ko ng, kumbaga, may mga pag-aaral na. Okay, kagaya nito. Meron pong lumabas na isang pag-aaral na ginawa po ito sa University of Florida. At ang pinaka-title po nung journal ay tungkol dito sa supplemental nutrition drinks. Do I need them? Ayan, yan ang mga kadalasan tanong eh. Kailangan ba natin yan? Bata man o matanda, no? So, nung binabasa-basa ko na itong article na to, syempre napakaliit po, no? Eh, medyo lakihan natin yan. Ang sinasabi rito, dito sa ginawang pag-aaral, ang optimum nutrition, yung pinaka, kumbaga, pinakasapat na sustansya ng inyong katawan ay mahalaga po yan para sa good health sa lahat ng edad. Walang pinipili. Bata, matanda, o mga matandang matanda, no? So, kailangan na kailangan yan. Bakit? Lalo na sa mga may edad, no, yung mga senior citizen, marami nakakaranas ng loss of appetite. Yung iba dyan ay pinapalimitahan na yung kanilang mga kinakain sa anumang sakit na mayroon sila. At yung pagiging malnourished nila o yung pagbagsak din ng kanilang timbang, ang isa sa dahilan kung bakit sila nanghihina. So, ang loss of appetite ay pangkaraniwan niya sa mga nagkakaedad. At kailangan matukoy natin kung ano yung pinakadahilan. So, kung ang tanong, ang supplemental nutrition drinks ba ay kailangan? Kailangan yan, lalo na kung meron na tayong nakitang kakulangan sa sustansya ng isang senior citizen. So, ang summary nitong lumabas na article na ito, ang supplemental drinks are best used to help older adults with inadequate food intake. Ulitin ko, ha, inadequate food intake. Dahil hindi nga sila kumakain ng sapat o hindi masustansya ang kanilang kinakain na humahantong sa pagbagsak ng timbang. So, inadequate food intake and weight loss, kailangan ma-meet natin yung nutritional need to provide additional calories and nutrients. So, yan ay lumabas na sa isang pag-aaral. Bago lang yan, 2020 lang po yan sa dietary guidelines, no? At ang aging is always a factor. Sa ayaw sa gusto natin, habang nagkakaedad po ang isang tao, nagbabago yung tinatawag na physiologic ng tao. Pag sinabing physiologic changes, ito yung mga function ng tao. Nagkakaroon ng negative na impact ito pagdating sa nutritional status nila. So, ano yung mga pagbabago na yon?
alam naman ng lahat, nagkakaroon tayo ng sensory impairment. Ayan yung medyo nababawasan yung panlasa at yung ating pangamoy. At yung dalawang yan ay mahalaga. Di ho ba, pag may naamoy tayo masarap na pagkain, nagkakaroon tayo ng ganang kumain. Dahil dito, maamoy mo lang yung, ano ba magandang halimbawa dyan? Para may naamoy kang iniihaw na barbecue, di ba? Para naglalaway ka na. Ngayon, pag nagkakaedad, pag nawala po itong pang-amoy natin at yung panlasa, ay natural, bababa din yung gana niyong kumain. Ano pang problema sa mga nagkakaedad? Yung poor oral hygiene, poor oral health, dental problems, walang ngipin, hirap ngumuya, masakit ang mga gilagid, lahat ito, nagkakaroon kayo ng problema sa pagkain nyo. Lalo na kung yung pagkain nyo paulit-ulit na lang at poor ang quality ng kinakain nyo. Lahat ito ay high risk na magkaroon kayo ng malnutrition. Yung progressive loss of vision, yung nawalan kayo ng paningin o kaya nanlalabo ang paningin nyo, ang pandinig nyo, nagkaroon ka pa ng mga osteoarthritis na nalimitahan yung inyong pagkilos o paggalaw, lahat ito nakakabawas din ng paghanda nyo ng tamang pagkain na hindi na kayo pupunta sa palengke siguro, mga dilata na lang kinakain nyo o yung mga binibili na lang saan-saan na hindi nyo na napipili yung sapat na sustansya. So lahat yan naapektuhan din. Ang energy needs, lahat ng tao, bata man, matanda, meron tayong pangangailangan na sapat na calories na kinakain natin para meron po tayong energy. Doon sa energy niya, kailangan din natin, may mga sapat na vitamins, minerals, nutrients, na lahat yan nakukuha sa pagkain. Hindi naman nagbabago, hindi naman porket may edad ka na, hindi mo na kailangan ng mga sapat na sustansya. Dito ako nagtataka, bakit ang mga bata, yung sanggol, kalalabas pa lang, bibigyan na ng vitamins yan, vitamin K kadalasan. Pag sila'y bata, hanggang sila'y nag-aaral pa, hanggang high school, pagpalagay natin, alagay ng mga magulang, may vitamins, may bakuna, kompleto. Pero ang senior citizen, mabibilang mo kung sino yung nagpabakuna. Ang pinag-uusapan natin bakuna, hindi po yung COVID. Ang pinag-uusapan natin, yung mga pneumonia vaccine, flu vaccine, hepatitis vaccine, yung mga ganyan. Halos mabibilang nyo. Samantala ang bata, siguro walang choice, no? Bata pa lang, dinala kagad sa pedya, binigyan na lahat ng kailangan ng mga bakuna. Pati vitamina. Kumakain na ng sapat, masustansya na ang kinakain, malakas na, binibigyan pa ng vitamina. Samantala yung may edad, nagkukulang na sa vitamina, nangihina na, wala pa tayong ginagawang aksyon. Elderly may also experience profound psychosocial and environment changes. Marami pong senior akong pasyente na masasabi natin na sa isolation. Nagsosolo sa buhay, lalo na yung mga single. Nakakalungkot man sabihin, may mga kasama tayong mga lola at lola na nasa bahay lang na nag-iisa. So, nararamdaman nila, malungkot na nga sila sa nag-iisa sila, malungkot sila na may nararamdaman pa sila, so hindi maalis na may kasamang depression. Sabayan pa ng mga problema sa mga gastusin. So lahat ito ay factor para magkaroon tayo ng problema sa sapat na nutrition ng mga senior citizen. Ang isa sa susi or one of the key problems na nagli-lead po sa tinatawag na weight loss ay yung kawalan ng ganang kumain. At mahalaga na malaman po kung ano ang dahilan kung bakit may loss of appetite. Meron po mga medical conditions na pag ito'y na-address nyo, for example, meron siyang isang sakit na nagpapahirap sa kanya, o kaya hindi siya makatulog, pag ito'y na-correct nyo, maaaring yung appetite ay manumbalik. So critical po na pag ang isang senior citizen ay dumadaing ng walang ganang kumain, alamin natin, ito ba'y psychological lang? Ito ba'y may kinalaman doon sa illness o medical problems niya na dapat i-address? At kung ito'y nagamot natin, baka manumbalik ang sigla niya, lalo na yung sa kanyang appetite. So, prevention of unintentional weight loss, ito ang pinaka-goal ng mga doktor. Halimbawa, may pasyente pumayat. Ang unang tanong, ikaw ba'y nagje-dieta? Kasi kung nagje-dieta ka, natural, hindi ka na nga tataba o hindi mababagsak ang timbang nyo, natural, nagje-dieta ka, hindi ka kumakain. O kaya, wala bang makain? Kinulong ka ba na isang linggo, hindi ka pinakain? So kung unintentional, ibig sabihin, hindi mo naman kagustuhan pero bumababa timbang mo, alamin natin yan.
pwede rin pong diabetic, bumabagsak ang timbang. Tapos sasabihin, okay, pumayat, sumiksi ako. Yung pala, may diabetes, di ba? So, i-address natin yung problema na yan. So, ang tanong, supplemental nutritional drinks, makakatulong ba? Of course. Kasi, ang supplemental nutritional drinks, I'm talking about all supplemental nutritional drinks ng adult, ay meron po yung mga balancing protina, carbohydrates, and fat. At syempre, medyo masarap ang lasa. So, ito'y maaaring nagugustuhan ng mga senior citizen. At madaling i-ingest kasi iniinom nyo eh. Hindi linulunok o nginunguya, di ba? Pero, ulitin ko ah, ang pag-inom na itong mga ito ay mahalaga, bagamat hindi ko sinasabi na huwag ka nang kumain ng mga solid foods. Syempre, mas maganda pa rin kung ang sustansya natin nakukuha natin sa pagkain. Kaya nga tinawag na supplemental. Kasi hanggang ngayon, may mga tao na hindi alam ang ibig sabihin ng supplemental. Pag sinabing supplemental, ay parang pandagdag lang. Hindi to replacement, hindi to alternative, no? Kung hindi, ito ay supplemental. Halimbawa, may isang pasyente na bedridden, hindi kumakain, nag-tube feeding. So, pwede mong i-osterize yung kanyang mga kinakain o pwede mong bigyan ng mga supplemental nutritional drinks. Okay. Ang senior who need to stop unintended weight loss, ibig sabihin, ayaw mo pumayat pero tuloy-tuloy yung pagbagsak ng timbang mo, natural, nangihina ka, may benefit from easy access to a significant source of calories from nutritional drink. So, ano sinasabi dyan? Kasi madaling ihanda to. So, hindi ka naman mahirapan magtimpla dahil powder form kadalasan yan. May mga nabibili nga ng liquid na nasa bote na, di ba? So, makakatulong yan para mapigilan natin yung pagbagsak ng inyong timbang. So, increasing calorie intake ay malaking tulong din para ma-improve ang mood at energy levels ng mga senior citizen, even adult. So, maraming mga senior, bakit maintang ulo palagi nito, bugnutin? Yung pala, posible dahil sa pagbagsak ng timbang at sa konti ng kinakain, umababa ang kanyang calorie intake sa pang-araw-araw. So, nutritional drinks is a balanced fats, carbohydrates, and protein should also contain mga calcium, vitamins, nutrients, and fiber. Yan ang mga standard ng mga nutritional drink. It is important to look for a formula that addresses a senior's unique dietary shortfalls. Halimbawa, maraming magsasabi, Doc, kulang ako sa calcium, may osteoporosis ako. So by adding nutritional drink, maski paano napupunuan nyo. Meron namang iba na pag umiinom ng mga nutritional drink na may mga fiber, maging normal ang kanilang digestion o kanilang pagdumi. So anong advantage ng mga nutritional drink? Its convenience and its effectiveness ang pinaka-advantage niyan. So seniors who have swallowing difficulties or no longer find eating pleasurable are getting enough calories and vitamins from nutritional drinks. So again, it's a supplemental. So ang tanong, Doc, sa mga binabanggit mo, ano yung mga magandang supplemental drinks? Ang dami naman in the market. May mga gawa ng mga multinational company na worldwide, di ba? Naririnig nyo naman yan. Napakarami. So, bahala na kayong pumili kung anong gusto nyo. But always consult your doctor kung ano ang nararapat. Kasi, halimbawa, diabetic, baka hindi pwede itong klaseng to. O baka naman pwede pero konti lang. O kaya may kidney problem, mataas ang phosphorus, baka hindi naman pwedeng ganito. Baka may special naman na inumin na para naman sa mga may kidney problem. Ganun din sa diabetes, di ba? May inumin na pang diabetic. But kung ako tinatanong, in general, para sa mga pasyente kong senior citizen, ano yung aking re-recommend? Dahil iba-iba doktor, iba-iba rin re-recommend, di ba? So ako, ang re-recommend ko po ito, yung tinatawag na N plus gold. Yan, N plus gold. Bakit gold? Ginto eh, no? Ginto. So yan ay vanilla flavor. Masarap yan. Kaya mga pasyente, even my mother, itong iniinom. Ano bang maganda rito sa N plus gold na to if you want to try? Ang N plus gold ay kilalang adult nutritional powder drinks na meron po siya mga calcium, phosphorus, zinc, vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin B2, vitamin B12. Lahat yan ay mga mahalagang dietary supplement para sa mga nagiging malnourished na adult and elderly. So, hindi lang po sa mga senior citizen. Kumbaga, sa mga adult din pwede. So, paano ang dosage? Ito po ang dosage o direction paano gamitin. Kung malnourished, talagang hindi na halos kumakain,
Di ba tayo mga anak, pag nakita natin magulang natin na may edad na kumakain na parang sarap-sarap sa pagkain, tuwan-tuwa tayo. Ganun naramdaman ko yung father ko nung dati nagkasakit, halos di kumakain. Makita mo lang sumubo nang medyo nagustuhan niya yung panlas, kumakain, nagustuhan niya yung kinakain niya, tuwan-tuwa tayo. So ganun din ang advice ko sa mga nakikinig ng mga anak na may magulang o lolo at lola. Kung hindi kumakain, itry nyo po ito. Kung malnourished talaga, payat na payat, halos di na kumakain, pwede pong 6 scoops, which is equivalent to 54 grams of N plus gold powder. Ihalo niya sa 200 ml of water o isang basong tubig. Usually, pag sinabi isang basong tubig, mga 240 ml. So, okay yan. 200 to hanggang 250 ml, pwede yan. Painom niyo po 1 to 3 glasses per day. Kung talagang di kumakain, 3 glasses niyo. Actually, sa mga ibang nasa hospital nga na naka-oral feeding, ito po ang ginagawa. Ito ang binibigay. So, make sure lang na pag minix niyo to, painumin agad. So, use immediately after mixing. So, ngayon, ang bottom line, hindi natin replacement yung mga nutritional drinks sa tamang pagkain. Kaya nga, ang nutritional drinks ay hindi po yan magic bullet para maayos yung inyong kawalan ganang kumain o yung pagiging undernutrition. So, advice pa rin natin, kung maaari yung standard food, binibigyan pa rin natin ng mga lolo at lola. However, nutritional supplement drinks can certainly play a very helpful role pagdating sa adult or old diet para makorrect natin ang kanila mga pagiging malnourished. Okay? So, syempre, pag nagustuhan nyo naman, huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. I-like nyo po at i-share nyo po yung mga aking shinare sa inyo. At the same time, huwag nyo kalimutan sa comment box, lagay nyo yung I Heart GSK. Ito po ay parang sign of your support lang naman and love dito sa ating channel. At maraming salamat po. Ako po si Dr. Gary C. Sana nakatulong po ako sa inyong lahat. Bye-bye!